Yo guys, what's up? Welcome to my vlog and welcome to my channel. Kamusta kayo mga kapalampalo? Guys, sa vlog na ito, gusto ko lang ibahagi sa inyo ang 10 klase ng halaman na nakakaakit man sa iyong paningin, ngunit ito'y mapanganib dahil ito'y nakakalason din. Kaya naman guys, dapat mag-ingat tayo sa pag-aalaga sa mga halaman na ito. Marami na rin ang napahamak dahil sa mga halaman na ito. Lubhang mapanganib ito, lalong-lalo na sa mga bata at sa mga alaga niyong hayop. Tulad ng aso o kaya mga pusa. At pwede rin itong makakaapekto sa may mga skin allergy. Ilan sa mga klase ng mga halaman na ito ay mayroon din kaming mga alaga dito sa aming bahay. Yung alaga kong aso, mahilig din kumain ng mga damo. Subalit, itong halaman na to ay ayaw niyang kainin kasi siguro alam niyang lason. Pero may mga ibang aso na kahit anong klaseng damo yan, kinakain nila. Kasi hindi naman nila alam na malalason na pala sila. Kaya marami ako nakikita sa Facebook na nalason nga daw yung mga alaga nilang pusa o kaya aso dahil nakain nila yung dahon ng mga halaman na ito. Kaya guys, stay tuned lang kayo. Huwag kayong maalis. Tapusin niyo yung video. Siguradong makakatulong ito sa inyo at para naman makakuha kayo ng dagdag kaalaman. Huwag na nating patagalin ito guys. Let's go! Alright guys, ayun na yung mga 10 halaman na nakakaakit man sa inyong paningin. Ngunit ito'y mapanganib dahil ito'y nakakalason din. So guys, dun sa ZZ plant, so dati kasi hindi ko naman talaga alam, hindi namin alam na talagang nakakalason pala yung ZZ plant na yan. Eh yun yung una-unang halaman namin eh. Tapos dun sa pwesto ng halaman na yon, dun ko lagi nilalagay yung aso ko. Tuwing umaga, tuwing hapon, doon ko siya lagi tinatali. Nilalabas ko siya, doon lang sa may gate namin. Yung CC plant, napapansin ko, inaamoy-amoy niya yun eh. Lagi niyang inaamoy-amoy. Tapos parang pagkaamoy niya, ayaw niya na. Swerte pa rin kasi nga yung aso namin hindi basta-basta kumakain ng mga halaman. Ang gustong-gustong kainin ng aso ko ay tanglad. Kasi siguro nababanguhan siya. Tuntuwa siya doon eh. Talagang pag naamoy niya yun, talagang kakainin niya agad yung tanglad. So guys, huwag niyong gagayahin yung ginawa ko. Okay, baka mamaya kasi yung aso niyo talagang kainin yung ZZ plant na yun. Or kung anong pang halaman na meron kayo dyan sa inyong bahay na nakalalason. Huwag niyong itabi doon ang inyong aso. Baka kasi makain nila ng hindi inaasahan or accidentally nilang makain. So, delikado talaga. At syempre guys, kung meron kayong mga kasamang bata, may mga anak kayo dyan na maliliit, dapat talagang mag-ingat kayo kasi nga, baka mamaya makain or makagat, maabot ng bata, tapos kinain yung dahon ng mga halaman na iyan, lalong-lalo na yung ZZ plant. So, syempre bata yan, hindi nila alam kung ano-ano lang yan, di ba? So, delikado. So, kaya dapat mag-ingat tayo lagi guys. Lalong-lalo na kung may mga kasama kayong bata sa bahay. So guys, hanggang dito lang ang aking vlog at sana ay meron kayong natutunan. Kung bago ka dito sa YouTube channel ko, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe at i-on ang notification bell para updated ka kung meron akong bagong videos. At syempre, huwag kalimutang i-share ang ating ibinabahaging mga kaalaman para mas lalo pang kumalat ang mga ibinabahagi nating mga kaalaman. Tulad ng lagi kong sinasabi, ingatan natin ang ating mga alagang hayop. Ituring natin silang kapamilya, kapuso, kapatid. Ingat po tayo lagi.